and looking at their environment ngayon ay talagang focus na focus na. Funny yan. Ang APBH or AP Bren Hornets kasi kailangan nila itong series win against TNC Z4. And I'm not gonna be surprised if mababan na dito ang Grak ni Yobabs. Diba eh? Ay! Oh, ay, Angela. Sabi nila, sige, nagamit na namin. Pwede na, goods na, panalo kami. Ayaw namin paggamit sa TNC Z4. Mm-hmm. At the same time, TNC Z4. Kadeta. Di mo talaga matitikman yung kadeta, Mumukin. Di mo magagamit yan. Saka tama lang din na binanto ng APBH kasi, yun nga, first pick ang TNC Z4. Pwede mapryo eh. Pwede mapryo pick ang Angela. And siguro, baka nga mga rumors pa or utility rumors ang pwedeng maban sa side nila. Either the Matilda na hawak ng TNC4 kanina. Matilda Fanny dapat. Matilda Fanny, kailangan nila tanggalin yun. Kasi kapag yun ay na-open, pwedeng kunin to. Ay, Joy. Ayun, Joy. Pwede mag-first pick TNC4 Matilda dito ah. Ay, oo nga kung ma-open. Oo, pwede. For the side of TNC Z4 naman, nilimitahan na nila ng hero si Sharp. Mm-hmm. Nagalapakito, Mumukid out with Kadeta. Sino kaya yung ano? Ib siguro to, kaya Barca. Ano eh? Fred rin. Actually, Valentina pa rin ni ano? Val. Ni Mumukid. Yung Holy Trinity nga, Valentina, Farsa, Kadeta. Pero nalileave open up yung Farsa. Oo eh. Kasi natalo naman na nila yung Farsa ni Mumukid eh. So ito, turn between two heroes ngayon ng AP Bren. Either baban ba namin yung Fanny or Matilda? Fanny ban yan. Oo, oh, Fanny to. Oh. Di Matilda first pick na to ng TNC Z4. Pwede, pwede. Yeah, si Stephen Curem. Pero pag-aagawan lang nila ngayon, Fredrin back siya. TNC Z4 para sa akin. Kasi matik, kung hindi na kukunin yung Matilda, kukunin ng AP. Kukunin ng isa. Oo. Kung hindi na, kukunin naman nila Matilda, kukunin ng isa yung Fredrin. Oo, yun ang, ano, yun ang dilemma ngayon. So, turn between three heroes. two heroes pa rin. Kung turn ka, di mag-lance ka para turn Rose. Ah, pwede turn Rose. Oh. Hindi ka, ano, bro, di may parang may turn apart Matilda, memory. Oh, Matilda. AP Bren, kunin nyo na yung kunin ano. Kunin mo na Fredrin. Tapos, tansya ko, ano, Parsa. Tansya ko, Fredrin lance kayo eh. Ay, pwede, pwede. Pero kasi, Fredrin ang open. Pwede mo lang kunin yung Fredrin Farsa o Fredrin Irite lagad. Fredrin Irite. Ay, Farsa, siguro third pick. Or... Oh, pwede, third pick. Tansya ko, hindi nga ano open eh. Open pa Novaria, ha? May Novaria pa eh. Tansya ko, ano eh. Hindi Farsa eh. Feel ko Novaria. Ano, Fredrin Novaria. Oh, ang hirap po, ang hirap gamitin ng Farsa ngayon sa meta. Parang... Pero piling ko mag-back siya pa rin ng AP Bren. Oo, gana yung backshot nila eh. Oo, gana backshot yung backshot ni King Prince eh. Pag backshot Fredrin ka, sige Farsa ka Mumukid. Mapoprotektahan ka namin. Ay, hindi. Wala oy, na. Irritel, okay. Open ng Irritel ni Sharp. So, tumama. Ay, ang edit ni Sharp. Tumama na tayo sa Irritel. Pero at least may tumama tayo. Oo, tumama tayo. So, TNCC4, Fredrin. Fredrin, oo. Tapos. Tansya ko nga, Fredrin Gadget to eh. Ah, pwede. Oo. Pwede Fredrin Gadget to eh. Teka. Ah, so open yung Novaria ni Hau. Hindi, Nova, Novaria. Novaria, Novaria. Tapos Rome, Matilda. Yun yung kanina nilang lineup eh. Ban Gadja, second pace. Oo. Tapos AP Bren, kukunin nila Parsa. Parsa or Baksha. Tansya ko, kung kailangan nila kunin isa sa Baksha o Fredrin bago pa maubos. Oo, bago pa maubos. Kasi doon lang didictate yung meta natin eh. Sa MDL Season 2 eh. MDLPH Season 2. Yeah, Fredrin. Ayan, kinuha na yung Fredrin. So Baksha, AP Bren. Oo, Baksha na AP Bren. Ah, Bruno! Kaywa! Si ano, football. Football. Sabi nga ni Athena, football. Ito. AP Bren. AP Bren, back siya na ba ito? Pag di nila kinuha, back siya, ban yan, second pace. Oo. Tapos pati Gadja, ban din. Oo, ban din Gadja. Ay, pero, di, feeling ko, pero, Grak na ibaban ng TNC4. Eh. Oo, Grak, Fred. Grak back siya. Pero feeling ko si Sharp, edit. Ang maganda dito. Feeling ko Sharp XP na to eh. Kunin na yung Grak. Kunin na habang eh. Nandito pa. Pero hindi nila makuha yung Baksha. Eh, may setup naman sila. May setup sila. Pwede. Baka si King Prince naman yung magla-Lancelot. Pwede. Ang daming pwede dito para sa AP. Oh, nag-lance din kasi si King Frenzy. Oo, nag-lance din siya eh. Ang intense naman ng chess match na to. Drop pa lang. Oo, oh, Kadja. Oo, tumama. Sinabi ko yan. Oo, Kadja. Sige. Sinabi ko yan. Promise. Oo, multiple choice. Sa lahat ng sinabi ko dito, Bruno lang yung hindi ko pinanggit. Oo, oh, kasi Bruno pa rin naman eh, sa viable pick. Talagang football lang sa may likod.
And Teris Laparet ay ban for the side of AP. Uy, respeto! Respeto. Tatlong hero ni Mumukid tinanggal. Tatanggalan talaga na si Mumukid. Pati Nobaria, tatanggalin na rin niya, panigurado. Kaya nilang ma-open up. Ay, hindi. Meron ng room eh. So, okay na yan. So, si Mumukid na lang ang target nila. Mumukid mid. Actually, Lilia nga na buff eh. Ay, oo. Pwede nga gamitin Lilia ngayon eh. Sakit pa naman ng glooms nun. Oo, kung ganyan karami yung inubos sa'yo, pwede ka mag-Lilia, Mumukid. Glue tinanggalan talaga dito si Micro. Si Micro pa rin tinatanggal. Baka mapalapo to mamaya or Fredrin XP ulit. Oh, flex nga yung ano eh. Flex yung Fredrin. Oh, Nobaria nga. Nobaria. Ben! Si Sharp, isa lang tinanggal nila kay Sharp, apat kay Mumukid. Apat kay Mumukid. Ganun kay importante si Mumukid sa paningin ng TNC C4. Kumbaga si Mumukid, parang ano, ang tingin ng TNC C4 sa kanya, sa parang sa Dragon Ball. Oh. Alam mo yung galing sa... Hindi. Si lead ng kaluluwa at panahon. Nag-training siya doon. Ah, nag-training. Di ba galing siya ano, sa AP Brain? Oo. Nag-training siya doon. So, tinitignan ngayon ng TNC4, ah, maano to? Kasi may ano to, experience to eh. Oo, may experience. Mas may experience na to. Kasi ano eh, sabi nga ni Miss na, oy, grow, ay glue, ay glue, guard. Na. Oy! The security guard. Oy, may guard nga pala. May guard pa. Saka sabi ni Mumukid, hindi pa ako naubusan ng hero pool. Oo. May guard pa ako. Mali ang tinarget sakto, nyo. Sakto, miha. Sabi niya. Dragon Ball talaga, boss. Oo, sabi niya, mali yung tinarget nyo, boy. Marami akong hero. 109, ilan yung hero sa ML? 120, 119? 119 nga. 119 ang hero sa ML. Lahat yun kaya ko laruin. Tinanggal na lahat. Kahit tanggalin lahat, meron pa akong pwedeng gamitin na jungle. Mage. Jungle na lang ulang sa AP Bren, no? Oo. Back siya na yan. Kung ano. Back siya kung open. G, palag. Pero TNC C4. How, ano kayang gagamitin ni Hao dito? Either wala jungle na yung... or XP kulang eh. Oo, Lilia na to ni Hao. Tas pwede mid, na siya mag-Lilia. Pwede Lilia, Hao. Hao Lilia eh. Hao Lilia. Ayan! Ah, yan na. Ay, inulit ni Mike. Ay, ni ano, ni Lancelot ulit. Yung sabi ni G. Ah, okay. Lance ko na to, boss. Ganda naman performance niya eh. Naunahan lang talaga sila doon ng AP Brain. Oo, maganda kasi rotation eh. So, hindi na ako magtataka kung isa pa sa mga mobility hero ako din ulit dito ng AP Brain Hornets. Eh, ano pa bang mas mabilis umiikot? Back siya! Ito yung back siya. Pero pakabasada oh, na ng TNC C4 eh. Ayun, sabi na nga back siya. Ang wala lang dito ngayon, wala silang Angela. Oo, kasi binanot ng Bren eh. Tinanggal ng Bren. Pero sharp. Para sa akin kasi mas gana yung Yuzhong niya kanina eh. Iba talaga yung Yuzhong eh. Mm-hmm. Edit kasi pag... ang si Edit kasi pag nag-connect yung ano, yung Earth Shatter, minsan nahihirapan siya mag-escape, na-force siya sa Primal Wrath. Minsan naman hindi umaabot sa pagkas ng Primal Wrath dahil nababurst ka agad. Ang nangyari kasi, kaya hindi siya nag-Yuzhong, yung Bruno kasi is third pick ng side ng TNC4. Eh, since second pick ang side ng APBH dito, inunan lang Edit kasi gamit yun ni Sharp kanina. Ay alam naman natin ng isang Edit ay heavily contested din sa XP lane. Oo. Inunan lang Edit and then i-retail para meron na dito ang meron ng side laners agad. Oo, para yun nga lang, na-check ito ng TNC4. Okay, wala nang mangungulit sa atin na Dragon. Wala na rin Angela. Bruno, pwede ka na mag-Bruno kasi ipo-frontline na lang ito nila Micro. Pero problema kasi sa TNC, yung isa sa mga game changer nila nung game number 2, yung Kaja naka-Yobabs ngayon eh. Ay, oo, pick-off potential din. Lakas ng pick-off ng APBH, tas yung rotation nila, ang bilis din. Gulong to eh, basha to eh. And here now, on the game number 3, APBH versus TNZ4. Medyo similar ang lineup ng dalawang teams natin. And wala lang Angela dito for the side of APBH. Dito natin makikita kung paano magpa-pan out or ang rotation ng APBH dito. Kanina kasi sabi nila, yung game 2 kasi gold lane talaga yung tinatarget ng dalawa eh. Kaya feel ko na pa Bruno to si Gaiwa para kahit pa paano may sustainability. Kaya magtakas, may dash out. Pag naka-dash out pa may stun. Parang similar to the mechanics of Brody. Mm-hmm. Ganun daw sabi niya eh. Yung carry kasi, yung although may phantom step, hindi ganun kalakihan yung ano takas. Mm-hmm. Unlike yung dash dito ni Bruno. Medyo maliit lang. Oo. Saka may literal na step lang eh. Phantom step po. Sabagay, step na. Hindi naman, singular nga lang naman siya. Pero yung maganda rin kasi dito sa para kay Bruno. Pero meron doon suplex city ha, si QRM.
ang kanilang target, Earth Shatter, di magko-connect at siya ay patutumba. First blood for King Frenzy. Sabi ng ano, sabi ng APBH, ginamit mo yan yung game 1. Alam na namin galawan yan, di mo na mauulit yan. Actually, ito rin yung parang nangyari nung game number 1. Although, kasi wala pang Circling Eagle itong si Kyurem. Oo. Kaya di niya pa mai-spam yung kanyang ultimate. And so far, so good pa rin for both of our teams. First blood nga lang, may kuha ng APBH. But we are now we now have a turtle rather dito sa game number 3. At makakita tayo ng mga pwestuhan. And APBH ang mauuna. Oh, oops. Nasa APBH yung turtle. Uy! Nice si, akala ko si ano yun ha. Yoba, akala ko si Yomukit yung stand doon pero nahila nga dito si Yoba. Pero G pa rin ang manging ibaba when it comes to the turtle take. Sharp. And now Sharp gusto bumawi. Primal Wrath kinas na makakatakas na naman si G. APBH walang bawi doon. TNC Z4 secures their objective. Ito yung TNC Z4 ngayon na matapang sa game 3 kahit na back siya yung katapat nila doon sa turtle. Why? Because alam nila walang Angela in the picture. So walang makapag-heart guard para ma-secure ang objective for the side of APBH. And nandito na yung mga Circling Eagle. May kita mo sa mapa. Yung mga Circling Eagle ni Kyurem doon sa may gitna at si Momokid pa yung kanilang naging target. Si Haunaan dito sa may baba pero hinayaan niya lang mag-zone. Or zone out niya lang etong si Wayan para kay Kaiwa naubos niya yung buong energy shields doon sa good lane. Ito na yung problema eh. Pag nakuha talaga yung ano eh, Matilde. Agad, oh. May initiation na, may out na eh. Tapos si Kyurem, ayan, haabulin na naman oh. Yobabs, mapa-flicker out dito. May reinforcements coming in from Wayan. Circling Eagle. At napakasakit! Pero siya din naman ay mamamatay. Wayan, makakaisa dito! Oh! Munti ka na makatakas. And now, reinforcements from APBH are here. King Frenzy, tutuloy ba niya ang bangga kay G? Hindi naman daw. May gumamit ng retry at nakuha nga ni G yung tawag din sa jungle creep na yun, yung purple. Yung monster doon sa may gilid. Yeah. Pero yun nga, it's a leaker good yun? Leaker ba yun? Leaker? Parang leaker. Leaker yun eh. Alam ko eh. And ang magandang trade to for the side of TNZ4. Yes, it's a roamer kapalit sa roamer. Pero nakakuha sila ng Torres sa may baba on the early stages of the game. And mas nag-benefit dito etong si Kaiwa with that Bruno. Kasi alam naman natin, kailangan ng Bruno ng isa ng mga items para makapalag or makabigay ng mga dish out ng damage on the backlane or maka-free hit. Pero doon sa mitas, ha? Naipit, Earth Shatter combination. When Turtles, Pusan, Sen, nandiyan na nga. Sharp, Primal Wrath. And makakadalawa pa nga sila. G. APBH nakabawi doon. Pero G, sabi niya, gusto din niya bumawi. Wala nang Black Shoes dito. Sharp, makakatakas din naman. G, hindi mamamatay, pero wala din siyang mapapatay doon. Mundi ka na dito si Sharp. Kung nakalita Lignition lang, etong si G, baka siya pa yung matumba. Pero sinimulan na agad ng APBH etong Turtle. Ginamitan na nga nung Mystic Gush doon sa may turtle para mas ma-takedown ito ng mas mabilis ng APBH. Yun yung turtle take ng mga lobat, di ba? Oo. Ganun kabilis. Labas na natin, ult natin. Para, ano, fast turtle na tayo. Fast turtle na tayo bago pa pumalag yan si G, eh, especially since Lancelot to, may opportunity nga mag-steal. Pag dumating siguro yung mga respawns ng TNC C4 doon, mas ganado si G umagaw ng turtle eh. And looking at this draft or lineup ng APBH rather, ay more on a late game centric with that Iritel and Momokid's gourd. Kaya kailangan din ingatan. Uy! Nakatakas pa rin si Kaiwa with a guiding wind. Ang daming pang-out ngayon ng TNC Z4. And now the initiations from APBH ay nawala. Tapos ang maganda pa doon, dalawang ultimate ginamit ng AP. Wala silang nakuha. Ang ganda ng pagkaka-utilize ng guiding wind doon ni Kaiwa. Kaya naman siya ay nakatakas doon sa may taas. But still, this is both of our teams, kung titignan pala natin, ingat, is both late game-centric and napakabilis ng mga ikot ng TNZ4 sandwich play coming in. Ito yung Earth Shatter! Earth Shatter, ginamit na nga rin. Now, Micro, talagang tanking in all the damage. Circling now, Circling Eagle on to Sharp. At nag-out lang naman, Momokid! Ginamit na nga yung Mystic Gush doon. Hindi sila makakaisa. Pero si King Frenzy, tinitipihan na ni Kyurem. Oh, yun na yung si Stephen Kyurem. Medyo umu-on point na yung mga Circling Eagle niya. Pero merong konting mirror na ginagawa itong APBH doon sa may baba. Ina-assess dito si Wayan para makakuha ng turret or objectives and gold as well para makasabay doon sa may team fight or makapag-dish out ng damage. And they are going to be successful on taking down this first tower sa may baba
at 10 seconds for the turtle to be respond. Alam mo, sabi ng TNCC4, sige, kunin nyo na yung backshot, gulong, mabilis. Pero mas mabilis kami, aeroplano yung sa amin. Oo nga, no? Tapos marami pang nakikinabang sa guiding wind. May gabay na may lipad pa, pero may tutumba yata. Grabe, kahit anong initiation sa ABBH, yung circling eagle talaga yung nagiging key factor. Now si Sharp, tinamaan na ng bola. That's gonna be a goal for Kaihua. At gusto pa nga sumugod ng TNCC4 dito. Hindi pa sila tapos dahil si King Frenzy, napigilan nila yung gulong. At naipit pa nga dito yung gulong. Na-flat na, pero kapalit naman ang buhay ni Kyurem. But still, that was a worth it trade for TNCC4. Two kills plus the turtle. Grabe yung bola dito ni Kaihua. On point na agad. Yung gusto lang tumakas ni Sharp, nakatalikod na siya. Tinamaan pa sa may likod. Oo. Talagang napa-takedown. Ako yung umaray. Napahawak ako dun sa likod niya. But this is a different side of the story. Now, parehas na ngayon aggressive ang dalawang kuponan natin. Unlike ng game number 2 wherein APBH lang ang gustong lumaban, ngayon nakikipagsabayan na sila. 5-5, 2K lang ang gold. Kaya nga buling to ng APBH. Alam mo yung perfect vision para sa nangyari kay Sharp? Isipin mo, may batang makulit. Yung talagang nangungulit sa'yo. Tapos kinulit ka, tumakbo pa layo, tumatawa. Tapos ikot. Hinabol mo ng bola ng football. Ayun lang, yun ang masakit. Saka, kitang mo naman yung gamit dito, yung get-up ni Kaihua dito. Mukhang gusto yata bigyan si King Frenzy, mumukit. Wala pang masyadong damage yung kanyang mistake gun. Ito na nga eh. Yung worldy, umabot! Worldwide talaga! Mr. Worldwide. Ah, sinahabol pa nga dito ni Kyurem, oh. Oh, Sharp, yung primal lang. Yobabs, ha? Pa rin, pero si Yobabs, hindi na doon. At si Kyurem, medyo nag-overextend. Pero APBH, nakakuha ng isang kill TNCC4. Kinakalbo na nila ang tore ng APBH. Nag-group up na dito yung TNCC4 knowing na lamang sila dito when it comes to economy and items para dito kay Kaihua. Yung Oy! Nakahila nga doon si Obabs, pero makakataas rin naman. Micro, hinahabol ngayon ng apat. Ginamitan na ng Mystic Gash. Makapatumba, pero napakasakit na ni Hao. One hit na lang sana si Mumukit ng Chassi Wayan. Pero si G, munti ka na, gusto, nanggigil si G, naramdaman ko, gusto niya unin yung dalawa sa likod. Pero buti na lang, meron siyang konting disiplina. Takas na lang, out na lang dahil may major objective in 3 seconds. Lord, ay na buhay na, are now buhay. Oo, dito. Kanina ka pa. Oo nga. Pero buhay na ang Lord natin dito sa game number 3. And maganda yung... Yobabs! Hinabol lang circling eagle dito. Pero out lang naman. Munti ka na yun, ha. Buti naka-out dun si Yobabs. Kinakailangan yung initiation niya, especially since may fleeting time na. Oo. Muntik. Akala ko mag-i-engage siya si Wyan doon with that heavy crossbow. Buti na lang medyo, ano siya, ano ito, disiplinado. Kinigil eh. Kasi kung ako yun, matik yun, ulti na ako gamit tong iritel. Pero, kung ikaw yun, nag-ulti ka na, nag-sprint ka pa. Nag-ulti na ako, nag-sprint na ako. Pero ito ang hawak dito ng TNCC4 ang Lord. Kumukuha ng taong pwesto. Yo, si Babs, Sharp. Nag-conceal. Si Micro ata ang gusto kunin. Napigilan dito ngayon ni Micro. And ang Mystic Gash nilabas na rin. Oh, Yobabs ang unang makukuha. Sharp nilabas na yung Primal Rat. Pero para masyado masakit ata si Kaihua. Triple kill! Double kill! Has slain the Lord! And that's gonna go to G. Yung mga bola ni Kaihua ay tumatama dito sa side ng APBH at mukhang itutuloy-tuloy na ito ng TNZ4 kasi alam nila tatlo ang wala sa kanilang kupunan. At dito na ang TNC4! Circling Eagle to zone out King Frenzy. King Frenzy! Kahit gano'n siya kakunat, hindi niya kaya ang sakit ng apat. And TNCZ4 with a 2-1 win against the Hornets. Grabe ang agresibo ng TNCZ4 dito with this lineup. Alam kasi nila na walang magka-heart guard or walang Angela doon sa picture, kaya okay, sige, kaya natin palagad ang lineup na ito at talagang pinakita kung gaano determinado ang TNCC4 dito para makuha ang series win. Support wins games na ngayon. Oo. Kanina, Matilda nagamit. Panalo. Panalo. Angela nagamit. Panalo. Panalo. Game 3, Matilda nagamit ulit. Panalo. Yan na ang ating meta ngayon. Bumabalik na ang mga utility roamer dito sa ating meta and what a game for both of our teams sa talagang dinabas nila dito sa week number 5 yung kanilang mga natutunan doon sa mga talo, sa mga draft and metas na bagong-bago ngayon, especially for our teams. And talagang nakita mo yung versatility eh. Diba? Oh, even for the side of APBH, pinakita din na yung
Hindi mo makita, especially yung versatility niya. Kaya niya mag-burst mage, mm-hmm. kaya niya mag-support mage. Galong kagaling ating mga kopanan ngayon, pero TNC C4, sila talaga yung ibabaw kasi oh. pinakita nila na although versatile sila, matatag din sila eh. Kahit natatalo sila, talagang kinakaya nila, nagpapakita sila. Especially si G, ah. Oh, oh. Ibang klase yung pinakita ni G kahit game 2, talo sila. Kung na-defend nga niya yun, one of the greatest defense sana yun in ML history. Kaya naman ay mukhang talagang TNC4 ang makukuha ng series win ito. And props to APBH for giving them a wonderful game wow. for our first match or first series dito sa week number 5. Pero para himayin kung ano ba nangyari doon sa game number 3, ipasa muna natin sa ating happy boy na analyst si QWERTY. Ay, game na pala. Nag-ready pa lang ako ng shoes ko dito kasi mukhang ready nang mag-soccer. Kasi pinagsisipa lang doon ng TNC C4 ang kanilang kalaban, AP Bren Hornets. Ako si QWERTY at himayin natin kung anong nangyari dito sa game na to para maipanalo ng TNC C4 ang series kontra sa mga Hornets. Simulan natin doon sa draft, di ba? Pinag-usapan ng mga casters natin na sa draft pa lang eh nagbabardagulan na itong dalawang to. Ginawa ng AP Bren Hornets ang isa sa keys to victory, which is tanggalin ang Fanny. Nakita din natin dito na tinanggal nila yung ilang mga heroes pa ng TNC C4 tulad nung Joy. At hindi nga rin nila binigay yung Angela kasi alam nila na kapag nakuha to ng TNC C4, eh gagawin sa kanila yung ginawa nila nung game number 2. But then again, nak-open up ang isang Matilda na Finner's pick dito ni Qrem. Look at the emblems na ginamit dito ng isang Matilda. Diba, nandyan yung agility, yung wilderness blessing, at look at the first build. Siyempre, kailangan ng heal, kailangan ng sustainability. Pero isa din sa gusto nating pansinin dito is yung pagkuha nga ni Kaiwa ng isang Bruno. Naramdaman natin yung hapde ng mga bola na sinisipa niya dito against AP Bren Hornets. Kasi nga naman, dinaan ulit ng TNC C4 sa rotation doon sa bottom lane. Medyo naging dikit itong laban na to when it comes to the kills. Pero kung usapang objectives, kung usapang tore lang din kasi, dito natin masasabi na wag na wag mong iiwan ng isang Bruno sa lane mo. Look at the damage to towers na meron dito ang TNC C4. 44,173. 'Di ba? Ganoon katindi mag-push ang isang Bruno. Nakita natin 'to mula kay Kaiwa at ang maganda pa dito for TNC C4, kaya nila or may capability sila na mag-overextend because they know that Qrem is here to save the day or to save them when worst comes to worst. Kaya naman si Qrem din dito ay merong 100% kill participation sa laban. Para naman sa AP Bren Hornets, tinatry naman talaga nila, di ba? Nandiyan yung mga setups coming in from Sharp, nandiyan na si Mumu Kid para magbigay ng damage output. Unfortunately, mahirap pumesto para sa isang Gord kapag ka ang kalaban mo ay puro pasugod. At ganito yung ginagawa ng TNC C4. Qrem giving the presence na hindi kayo pwede maging kampante kung nasaan kayo kasi nandito ako para gamitin at ispam lang yung Circling Eagle. Nakikita nga natin doon na after niyang umikot sa Circling Eagle, eh nandun pa yung kanyang Guiding Wind or even the Flicker para makatakas. Kahit na dalawang beses na patay agad etong si Qrem ng early game, okay lang yun kasi ang essence naman talaga ng isang roamer eto sacrifice himself at maging guide talaga patungo doon sa mismong late game. Sino nga bang MVP dito? Di ba? Kaya nga ako nag-ready nung sapatos ko kahit na hindi naman to pangtakbuhan sa labas. Okay na yan, palag-palag na yan kasi ang MVP dito walang iba kundi ang ating gold laner na nanggaling sa TNC C4, si Kaiwa, na pinagsisipa nga niya hindi lang ang kanyang mga kalaban, pati ang mga tore. Look at the emblems na pinili dito ng isang Bruno. Ito naman talaga yung kailangan niya, di ba? Getting that quantum charge for additional movement speed, tapos weapon master and fatal for the extra critical na kailangan niya. Kaya bawat sipa niya ng bola, eramdam na ramdam yung damage output. Look at the items na kinuha naman niya dito. Of course, yung Haas Claw na meron na ngang bagong passive ngayon na nandyan na rin yung critical. So, pabor na pabor talaga yan
para sa isang Bruno and getting the Purify kasi hindi naman niya kailangan ng flicker. Kailangan niya lang iwasan yung mga setups, yung crowd control na ipinaprovide dito ng kanilang kalaban kasi nandyan naman si Qrem para tulungan silang makatakas. AP Bren Hornets, actually, nakikita natin yung damage and aggression nila based on their composition ng early game securing that first kill. Unfortunately, yun nga, dinaan talaga to ng TNG C4 on to the gold lane. Giving space para kay Kaiwa na makasecure agad ng tore, makasecure agad ng resources, and then lipat sa taas. So TNG C4, wala nang tore sa baba, lipat din kami doon sa itaas. AP Bren Hornets, pumapalag naman sila. Nakakuha sila dito ng kills against Kaiwa, pero nung time na parang alam na ni Kaiwa na, okay, naka-warm up na ako. Okay, kaya ko na talaga kayong bardagulin sa mga sipa ko. It's time. AP Bren Hornets, wala na silang pang-abot doon sa isang Bruno. Yes, nandyan ang Edith. Yes, nandyan itong si Yobabs at nandyan din naman si King Frenzy. But then again, nandito kasi nga ang isang Matilda na talaga nga naman tutulungan lang to go in and to go out. Dito natin paulit-ulit makikita sa game na to kung paano inabuso ng TNC C4 yung mechanics ng isang Matilda. Diba, ginamit nila to to zone, ginamit nila to to get out, ginamit nila to to heal and sustain the team fights. TNC C4, nakita natin yung adjustment nila na mukhang hindi pala gana sa atin yung pick-off. Hindi gana sa atin yung kaja nung game number 2. So, gamitin ulit natin yung gumana sa atin nung game number 1, which is the Matilda Airlines na nakita natin kaya na ipanalo nila itong laban na to kontra sa mga Hornets. Hornets, mukhang kinapos lang talaga sila at hindi din nila kinaya yung healing composition na meron ang TNC C4. Kasi even sila, naramdaman din nila at sila din ay nakaranas ng pagkapanalo gamit ang mga healing compositions. Ito pa lang ang unang series natin. Mamaya, makikita natin ang laban ng Euphoria Esports kontra sa Blacklist Academy. Magbabalik ang MDL Philippines Season 2.